At dahil ito ang unang anniversary special natin, special din ang ating guest dito sa Pasig Rainforest Park. Isang millennial na bukod sa pagiging public servant ng mga Pasigedo, kakampi rin natin sa pangangalaga sa kalikasan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan at kabilang dyan ang millennial civic leaders at public servants. Kabisado at sinusulit nila ang social media tungo sa serbisyo publiko. Isa na rito si Pasig City Mayor Vico Sotto na aktibo sa kanyang social media pati na rin sa mga live online updates. Sanay na sanay sa real-time interaction. Problema natin sa ngayon. At kahit may bulilyaso, mabilis na nakaka-recover. Necessary supplies. Salamat sa sense of humor na minana niya sa kanyang amang si Vic Sotto at sa pagiging cool at composed tulad ng nanay niyang si Connie Reyes. At ngayon, ibang side naman niya ang ating sisilipin. Mayor Vico, welcome to Amazing Earth. Maraming salamat at pinaunlakan mo kami sa aming imbitasyon. Maraming curious kasi sa mga manonood natin tungkol sa iyong green side. And when I say green side, yung pagmamahal mo sa kalikasan. Ang dami nating nababalitaan na magandang ginagawa ninyo. Isa na dyan, yung project yung tree planting sa Mangaan Floodwind. Yes. So, can you tell us more about it? Yung tree planting project ng LGU natin, hindi lang limited sa Mangaan Floodway. Meron din yan dito sa Rainforest Park natin. May mga bahagi po rito na kailangan ng yung reforestation. Mm-hmm. Kasi ito pong Rainforest Park, ito yung tinatawag nating last green lung ng lungsod Pasig. I see. Kung titingnan nyo kahit sa Google Earth, pag tiningnan mo yung satellite view, ito na lang talaga yung green area sa Pasig na medyo malawak. Mm-hmm. Meron din tayong tree planting even outside of mm-hmm. Pasig City. Halimbawa, yung sa Upper Marikina River Basin, nag-tree planting din tayo doon. Kasi kapag kulang ng puno doon o hindi na reforest yung area, yung baha, apektado rin tayo, particularly sa Barangay Santolan. Hindi may pagkakailang close ang millennial mayor na si Vico Sotto sa nanay niya. Pero kay inang kalikasan kaya, mabuting anak rin ba siya? Yan ang ating alam sa part 2 ng Amazing Earth exclusive interview sa kanya. Meron kaming nakitang sinabi mong statement after coming from the Seoul Mayor's Conference on Climate Change. At sabi mo, gusto mo talagang magkaroon ng eco-friendly lifestyle dito sa Pasig. That's right. How do you intend to do that? Kung gusto nating protektahan ng kalikasan, ang bawat isang mamamayan ay merong parte dito. Kahit 99% sa atin ay ginagawa ang parte, kung may 1% na pabaya o hindi tumutulong para alagaan ng kalikasan, wala din mangyayari. Meron isang project na kasama. It's an international project, the Ambitious Cities Promises. Mm-hmm. At kasama yung Lungsod Pasig dito. At meron tayong commitment na babaan yung tinatawag nating greenhouse gases mm-hmm. o yung emission natin ng GHG sa ating lungsod. At kakatapos lang natin nung nakaraang taon yung inventory ng greenhouse gases. Actually, very interesting ang nakita natin. Madalas na iisip natin pag pollution, yung factory, yung sasakyan, na totoo naman, talagang malaking source ng pollution yan. Pero ang nakita natin na number one saan source of pollution sa lungsod ng Pasig, electrical consumption. And I think that as we ask ordinary citizens for their commitment na bawasan yung consumption nila ng kuryente, dapat una yung gobyerno. At kaya kami sa lokal na pamahalaan, meron tayong ngayon, extra effort na mag-switch sa mga alternative sources of energy gaya ng solar lights. Mm-hmm. So, yung palengke natin, yung Pasig Mega Market, napagana na natin yung mga solar lights. Tapos ngayon, kakatapos lang ng installasyon ng solar lights sa City Hall mismo. Wow. Tapos yung mga ibang buildings din, yung mga multi-purpose halls sa iba't ibang barangay, may mga solar lights na rin ito. And tapos yung mga street lights, meron na rin mga solar para at least mabawasan kasi yun nga yung pinakamataas na source of greenhouse gases natin. So, may kamahalan tsaka mapapagastos ka sa front end. Mm-hmm. Pero mababawasan din naman yung bill mo sa Meralco. So after a few years, meron din return of investment yan. At syempre, get sa lahat yung impact sa kalikasan. Number one yun. Number syempre. One. I think sobrang nakakahawa talaga yung ginagawa mong pag-lead dito sa pagiging eco-friendly ng iyong syudad. Meron kaming ginagawa na climathon.
Actually, it's an international organization. Tapos, tumutulong lang din tayo. Nakikipag-partner tayo sa kanila. Merong isang grupo nag-propose ng floating farm. Na ang ganda, no? Mafi-filter yung tubig, may mga may layers of plants sa ilalim, matatanggal yung mga metallic waste or pollution. Ang tulong na lang ng lokal na pamahalaan, make sure na ma-fund ito. Meron din po yung upcycling ng mga plastic waste. So, maraming salamat muli, Mayor Vico, para sa amin dito sa Amazing Earth. Isa kang Amazing Earth Hero. Thank you.